Para sa unang aralin, tatalakayin natin kung ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Sir, ano po ba ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay binubuo ng mga salitang kontemporaryo at issue. Ang kontemporaryo ay nangangahulugang kasalukuyan. Ibig sabihin, pinag-uusapan ngayon. Ito rin ay napapanahon, akma sa nangyayari sa kasalukuyan. Masasabi rin natin na ito ay uso. Ang issue naman ay anumang paksang pinag-uusapan at nakaaapekto sa mga tao. Ito ang mga bagay na kadalasang tinatalakay at pinagdedebatehan. Sa madaling salita, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, ideya, opinyon o paksa na tinatalakay sa kasalukuyang panahon, kaya nga may tinatawag tayong current issues. Ito ay kadalasang nababasa natin sa mga pahayagan, napapanood sa telebisyon, napakikinggan sa radyo, at nakikita sa social media na nakaaapekto sa buhay ng mga tao. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pandemyang naging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong tao at labis na nagparalisa sa iba't ibang gawain ng tao sa buong mundo. Ang Coronavirus Disease 2019, o mas kilala sa tawag na COVID-19. Nariyan din ang pagsasara ng isa sa pinakamalaking TV network sa bansa, ang ABS-CBN, na labis na nakaapekto sa buhay ng mga tao, hindi lang sa mga manggagawa nito, kundi maging sa milyon-milyong Pilipinong nakatutok dito. Labis itong pinag-usapan at naging dahilan ng kaliwat-kanang debate. Hindi rin mawawala sa usapin ang overpopulation na nagdulot ng iba't ibang suliraning panlipunan tulad ng kahirapan, kawalan ng hanap buhay, at mga suliraning pangkapaligiran. Ngunit tandaan natin na ang kontemporaryong issue ay hindi lamang limitado sa mga pangsalukuyang issue o usapin. Kabilang din ang mga napag-usapan na noon, subalit buhay pa rin hanggang ngayon. Halimbawa nito ay ang agawan sa mga isla ng Spratly na naging dahilan ng sigalot sa pagitan ng mga bansang malapit dito. Isa itong usapin na ilang taon na ang nakakalipas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan. Bakit kailangan nating pag-aralan ang kontemporaryong issue? Bilang mag-aaral, mahalagang magkaroon ka ng malawak na kaalaman sa mga issue at hamong panlipunan upang maunawaan ang mga sanhi at bunga nito sa isang lipunan at sa bansa. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Mahalaga ring maunawaan na lahat tayo ay may bahaging ginagampanan sa pagkakaroon ng mga suliraning pangkapaligiran. Kailangan din nating malaman na lahat tayo ay apektado dahil tayo ay nasa iisang mundo. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan tayong magtulungan upang alagaan ang ating nag-iisang tahanan. Mahalaga ring maunawaan mo ang epekto nito sa individual, sa iba't ibang pangkat ng tao, at sa lipunan sa kabuuan. Mas makikilala mo ang iyong sarili sapagkat mas maiintindihan mo ang mundong ginagalawan gamit ang kasalukuyang konteksto. At higit sa lahat, nakakatulong din ito upang maging aktibong bahagi ka ng mga programa at pulisiya ng naglalayong bigyan ng katugunan ang mga suliranin. Sabi nga ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang mga mamamayang mulat at tumutugon sa kanilang mga tungkulin ay kailangan sa pagkamit ng ganap na transformasyon ng individual at lipunan. Sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, marami ang sinasaalang-alang. Nariyan na kung gaano ito kahalaga? Paano ito makaapekto? Sino-sino ang maapektuhan?
at paano ito maaaring tignan ng mga tao. Kaya narito ang ilan sa mga kasanayang kailangan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Una ay ang pagkilala sa primarya at sekundaryang sanggunian. Ang primaryang sanggunian ay ang pinagkuna ng mga impormasyon na pawang orihinal na tala ng mga pangyayaring isinulat. Ito ay ginawa mismo ng mga taong nakasaksi sa pangyayari. Halimbawa nito ay mga journal, legal na dokumento, guhit, at larawan. Ang sekundaryang sanggunian naman ay ang mga impormasyon o interpretasyon batay sa primaryang pinagkunan o mga sulat ng mga taong walang kinalaman sa pangyayari. Hindi nila nasaksihan ang pangyayari, ngunit nalaman nila sa iba. Halimbawa nito ay ang mga aklat, biography, articles, at komentaryo na hango sa mga primaryang sanggunian. Ang ikalawang kasanayan ay ang pagtukoy sa katotohanan at opinyon. Ang katotohanan ay mga totoong pahayag na pinatutunayan ng mga aktual na datos. Ito ay nangyayari, may batayan at tiyak. Samantalang ang opinyon naman ay nagpapahiwatig ng saloobin at kaisipan ng tao tungkol sa inilahad na katotohanan. Ito ay maaaring palapalagay, kuro-kuro, o haka-haka lamang na hindi pa napapatunayan. Bukod sa opinyon at katotohanan, kailangan alam din nating salain kung ano ang totoo o legit at kung ano ang gawa-gawa lamang at walang batayan. Tinatawag natin itong fake news. Mag-ingat tayo, lalo na sa mga nakikita o nababasa natin sa social media. Hindi lahat ng mga ito ay totoo.